Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa mga masusugid na tagapakinig. Ako nga pala si Ferdinand na tubong Quezon at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking mga kaibigan sa mga babaeng pinagpustahan at pinaasa na nakapagbigay sa amin ng kilabot at maging panganib. Likas na babaero ang aking mga kaibigan na sina Howard, Prince at Elvin. Kahit may legal silang kasintahan, ay napakarami pa rin nilang mga nakabanderang itinatagong mga syota. Nagkaroon kami ng mga bagong kamag-aral sa kolehiyo na buhat sa Antique. Magkakapatid silang Maririkit at mayuyuming dalaga na sina Lucrecia, Laura at Leonora. Mga mukha silang inosente at makalumang baduy ng mga dalaga. Isang araw, at napagkatuwaan silang pagtripan ng aking mga kaibigan. Unang sumubok si Howard na bigyan ng love letter itong si Lucrecia. Nag-effort siya at nagbalat kayo na nauhumaling siya sa kagandahan nito. Kahit ang totoo ay nakipagpustahan siya kina Prince at Elvin kapalit ang 500 piso. Kung mapapasagot niya ang naturang dalaga sa loob ng ilang linggo, ay bibigyan siya ng mga kaibigan namin ng pera bilang premyo niya. Kumagat sa plano ang mga kaibigan ko at araw-araw na nagpapadala ng sulat si Howard sa tuwing nasa klase kami. Magkasabay silang kumakain sa kantina at makalipas ang ilang linggo ay napasagot niya si Lucrecia. Nagtagumpay naman siya kaya inilibre niya kami sa panonood ng sine. Binalaan ko sila na wag nang ituloy ang anumang mga plano, subalit hindi sila nakinig sa akin, bagkus ay pinagpalakan naman nina Prince at Elvin na ligawan sina Laura at Leonora. Magkakaiba ang mga estilo nila sa panliligaw. Nagbibigay naman ng mga rosas at tsokolate si Prince kay Laura, habang si Elvin naman ay panayang sorpresa sa dalaga, kaya naman wala pang isang buwan ay sinagot na sila ng magkakapatid. Ngunit isang araw ay nabigla ako na magplano na naman ang aking tatlong mga kaibigan. Pagbibitiwan na natin ang magkakapatid. Nakakaboring saka hindi na nakaka-excite ang pakikipagrelasyon sa kanila. Utos ni Howard. Mabuti pa nga pare, hindi naman ako masaya kay Laura eh. Sabi naman ni Prince. Oo, ako rin. Nakakawalang ganang nobya itong si Leonora. Sabat naman ni Elvin. Mga pare, huwag naman kayong ganyan. Huwag niyong saktan ng damdamin ng mga kaklase natin. Hindi pa ba kayo masaya na pinagpustahan lamang ninyo sila? Binalingan ako ng tingin ni Howard. Ferdinand, huwag ka nang makialam. Hayaan mo kaming tatlo at ibang bagay na lamang ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi na ako nakapagsalita pa pero nabahala ako sa mga ginagawa nilang pananakit ng damdamin sa tatlong dalaga. Isang araw, nagkasabay-sabay sa pasilyo ng paaralan ng magkakapatid nang mapansin ni Laura na may kahalikang babae itong si Prince. Hindi lamang yon, nakasalubong ni Lucrecia at Laura sina Howard at Elvin na may kakabay ng mga babae at mukhang masaya ang kanilang pinag-uusapan. Huminto sila sa isang tabi at pinagsasampal ang dalawa kong kaibigan. Lumapit ako sa kanila at inawat ko ang dalawang dalaga. Walang hiya kayong magkakaibigan kayo. Niloloko nyo kami magkakapatid. Pinaas at pinaniwala nyo kaming nag-iisa lamang kaming babae sa puso ninyo. Pero napakarami namin pala. Bulyaw ni Laura habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Oh, ano ngayon? Bakit? Napasaya namin kayo ah. Kaso hindi na kami nalilibang at naaaliw sa pakikipagrelasyon sa inyo. Masyado kayong seryoso sa buhay at nakakawalang ganang magtiis sa inyo. Pahayag naman ni Prince. Bumungis-ngis naman si Howard habang nakangiti naman si Elvin. Namumula ang mga mata ni Leonora at patuloy na dumadalo yung mga luha sa kanyang mga mata. Mula sa araw na ito, magsisimula ang mga paghihirap ninyo.
Bilang ganti sa panluloko at pananakit ninyo, isinusumpa namin magkakapatid na pagsisisihin nyo ang ginawa nyong kalokohan sa amin. Darating ang araw na hihilingin na lamang ninyong mamatay dito sa mundo. Banta ni Lucrecia, pinantilatan niya ng mga mata ang aking tatlong kaibigan at may kung anong malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat. Nangilabot ako at nawala lamang ang ganoong pakiramdam noong nakalagpas na sila sa aming harapan. Kumalat sa buong paaralan ng ginawang panluloko ng aking mga kaibigan sa tatlong mga magkakapatid. Hindi sila nagpapansinan sa loob ng aming silid-aralan at hanggat maaari ay umiiwas sa kanila ang tatlong dalaga. Pinagsasabihan ko na humingi ng kapatawaran ng mga kaibigan ko, subalit sinusupalpal lamang nila ako. Matataas sa mga pride nila at talagang hindi sila yung tipo na tumitiklop at tumatanggap ng pagkakamali. Hinayaan lamang nilang hindi makipagpansinan sa magkakapatid. Isang araw, masaya kaming kumakain sa kantina nang biglang dumaan sa harapan namin si Laura. May kung anong malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Bahagyang humangin kahit mainit naman ang paligid. Nagpatuloy sa pagkain si Prince, subalit bigla siyang napasuka at sumambulat ang sariwang dugo sa lamesa. Kasabay niyon ay nagsipaglabasan sa kanyang bibig ang mga buhay na ipis. Napatayo kami at napamura si Howard. Nagsipagtakbuhan ng ilang mga estudyante pagkakita nila sa pangyayari. Nagkumbulsyon si Prince at hindi namin malaman kung anong gagawin. Bumubula na rin ang kanyang bibig at makalipas ang ilang sandali ay nawalan siya ng malay. Nagdesisyon kaming pagtulungang buhatin ang kaibigan namin at dinala namin siya sa klinik. Wala namang nakitang kakaiba ang nurse pero medyo nilalagnat siya kaya pinayuhan na muna siya na umuwi ng kanilang bahay. Hindi na muna kami pumasok at inihatid namin siya sa kanilang bahay. Talagang kinilabutan kami at hindi kami gumala sa nagdaang gabi. Nanatili kami sa aming mga tahanan at nakipagbalitaan kami sa isa't isa. Inaapoy pa rin ang lagnat si Prince at nakabanti sa kanyang mga magulang niya. Ipinanatag namin ang aming kalooban dahil baka naman kami ang susunod na magkasakit. Kinabukasan, halos mabitawan ko ang telepono sa nabalitaan ko tungkol kay Prince. Nagmulat ng mga mata ang kanyang mga magulang at natagpuan nila si Prince sa kama na naliligo sa sariling dugo habang napapaligiran ng mga bitless na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Pumasok kaming magkakaibigan at talagang parang namatayan ang buong klase namin maliban sa tatlong magkakapatid na mukhang masasaya pa sa sinapit ni Prince. Sa sobrang inis si Howard ay binuweltahan niya ang tatlong magkakapatid sa may pasilyo pagkatapos ng klase. Magkakasama kami noong magkakaibigan ng pagtaasan ng boses ni Howard si Lucrecia, gayon din sina Laura at Leonora. Nararamdaman ko, may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Prince. Wala namang pwedeng paghinalaan kung hindi kayo lamang tatlo dahil kayo lamang ang posibleng gumawa ng ganoong paraan ng pagpatay sa kaibigan namin. Aba, magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Wala kang matibay na ebidensya at saka siya mismo ang humanap ng kanyang kamatayan. Kung sana'y nag-ingat siya sa pagkain ay hindi siya magsusuka. Pahayag naman ni Lucrecia. Imposible na nalason sa pagkain si Prince dahil inalam ng mga otoridad ang mga pagkain sa kantina. Ligtas sa mga pagkain at walang anumang insekto o ipis na natagpuan doon. Sabat naman ni Elvin. Siguro ay nakarma ang inyong kaibigan at oras na niya para mamatay. Patalim na pahayag naman ni Leonora. Biglang naghimagsik ang kalooban ni Howard. Kamuntik na niyang masuntok sa mukha si Leonora. Pinigilan lang namin ni Elvin. Wala kang magagawa dahil malapit na rin ang oras ninyong dalawa, Elvin. Dagdag ni Lucrecia. Pinanlisikan niya ng mga mata sina Howard
bago sila umalis sa aming harapan. Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin kami nakabangon sa kalungkutan sa tuwing sumasagi sa isip namin ang alaala ni Prince. Nakipaglibing kami at talagang napuno ng emosyon ng kanyang huling hantungan. Buong akala ko'y doon na natatapos lahat, subalit tumipas lamang ang 2 linggo ay biglang hindi na pumasok sa paaralan si Elvin. Ilang araw na siyang may sakit at nag-alala kami ng lubusan ni Howard, kaya binisita namin siya sa kanyang bahay. Pagkadating namin sa kanilang bahay ay sinalubong kami ng kanyang mga magulang at napag-usapan namin ang kanyang kondisyon. Noong una ay tinubuan siya ng mga pantal sa buong katawan. Akala nila isang simpleng skin allergy lamang. Subalit, nung pagkakonsulta nila sa isang dermatologist ay wala namang nabanggit na kung anong klaseng skin allergy at binigyan lamang siya ng mga ointment para sa anti-allergy na mga tableta. Subalit, lalong tumarami ang kanyang mga pantal. Ilang araw na din siyang may insomnia at palitaw-litaw ang kanyang lagnat. Dinala na rin siya sa ospital dahil isang araw ay nagsuka siya sa may toilet bowl at may nagsipaglabas ang anay sa kanyang suka hanggang sa nawalan siya ng malay. Hindi may paliwanag ng mga doktor ang sanhi ng pagsusuka niya. Maraming inireset ang gamot ngunit hindi siya tinatablan. Sadyang mahiwaga ang mga nangyayari sa kanya, kaya naisipan na siyang dalhin ang mag-asawa sa mga manggagamot na nagsusuob upang malaman kung anong nangyayari sa kanyang katawan. Inalam namin ang tunay na kondisyon ni Elvin. Nagtungo kami sa silid tulugan niya at halos kilabutan kaming 2 ni Howard pagkakita namin sa kanya. Bumagsak ang katawan at talagang malalaki ang eye bags at mukhang pagod na pagod siya. Maputla ang kanyang balat at nanghihina siyang sumandal sa kama. Medyo nakakausap pa namin siya ng maayos, subalit ramdam ko ang pagal ng kanyang boses. Nabanggit niya sa amin na simula noong mga nakaraang linggo, nang tubuan siya ng mga pantal ay hindi na siya makatulog ng maayos. Bigla siyang napipitlag sa kanyang higaan at para siyang namamalik mata. "Anong nakita mo?" tanong ko habang tinitignan ng bahaging kabinet. Wala. Akala ko may baing nakatayo doon sa may bahaging kabinet." Tugon niya, "Pare, ano bang nangyayari sa'yo? Mukha kang paranoid eh." Sabat naman ni Howard, "Hindi ko alam pare. Parati akong binabangungot at pakiramdam ko eh may gustong pumatay sa akin." Hindi kami nakapagsalita ni Howard. Ikinuwento sa amin ni Elvin na nagigising siya tuwing alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw at nagririgo doon ang kanyang puso. Kung minsan itinadalaw siya ng bangungot at nagigising siya sa pagitan ng alas 3 at alas 4, madalas din siyang nagiging makakalimutin at hindi niya malaman kung anong dapat gawin. Sa tuwing nagigising siya sa umaga ay para siyang nalulunod dahil pakiramdam niya ay may nakadagan sa kanyang dibdib, kaya hindi siya makahinga ng maayos. Dumating din sa pagkakataon na gusto na niyang matulog at halos ayaw na niyang bumangon. Para siyang makokomatose, kaya hindi inaalis ng kanyang mga magulang ang pagtingin sa kanya. Paulit-ulit din siyang nilalagnat. Gumagaling siya sa umaga, subalit kapag tumarating ang hating gabi ay saka na naman siya inaapoy ng lagnat. Ayaw na daw niyang madagdagan pa ang kanyang nararamdamang sakit at nababahala din siya na bumaba ang kanyang mga nota dahil matagal na siyang hindi pumapasok sa paaralan. Pinayuhan namin siyang magpahinga na muna at huwag na mag-isip pa tungkol doon at ipokus na lamang ang sarili sa paggaling. Akala namin ay ganoon lamang kadaling magpayo sa kaibigan. Hindi namin alam kung paano o gaano kahirap at kasakit ang kanyang pinagdaraanan. Lumipas ang ilang araw at nagtungo sa malayong probinsya ang mag-anak upang ipagamot sa albularyo si Elvin.
Nagkusang loob kaming sumama upang alamin ang magiging resulta ng panggagamot. Nagtiri ka ng mga balahibo namin sa buong katawan nang isiwalat ng albularyo ang kondisyon ni Elvin pagkatapos niyang suubin. Binabarang si Elvin at walang anuman gamot o sandata ang posibleng makapagpagaling sa kanya. Maliban na lamang kung patatawarin siya at bawiin ng mga mambabarang ang kanilang ginagawang manikang itim o mahikang itim sa kanya. Binarang? Pero bakit wala naman kaming alam na nasaktan o inabusan ng aming anak? Mabuti siyang kaibigan at kamag-aralan, kaya imposible na may manakit sa kanya ng ganito. Paliwanag ng ina ni Elvin, umiling-uling ang albularyo. Mrs., nagkakamali kayo. May tatlong dalaga na sinaktan nilang magkakaibigan, kasama na doon ang inyong anak. Malaki ang galit ng mga kababaihan kaya maaaring hanggang sa hukay ay dadalhin nila ang paghihiganti. Itinanong ng mga magulang ni Elvin kung sino ang tinutukoy ng albularyo, kaya napilitan kami ni Howard na ipagtapat ang katotohanan. Hindi na nagawang magalit ng matindi ang mga magulang ni Elvin dahil huli na rin ang lahat. Ginoo, may paraan pa po ba upang mailigtas namin ang aming kaibigan? Tanong ko sa albularyo. Hindi kaagad sumagot ang albularyo. Pinagmasdan niyang mabuti si Elvin, gayon din si Howard, saka siya muling nagsalita. May mga bagay na hindi kayang iligtas ng pagpapatawad, subalit magbaka sakali din kayo na mapapatawad ng mga nasaktang dalaga ang ginagawang kasalanan ng mga kaibigan mo. Sagot ng albularyo. Hindi na ako nakasagot. Tinignan ko sila ni Howard at Elvin. At kitang-kita ko ang pagsisisi at konsensya sa kanilang mga muka. Noon lamang nila napagtanto ang ginawa nilang pagkakamali. Ngunit hindi ako nakakatiyak kung huli na ba talaga ang lahat para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay tinulungan naming makabangon si Elvin. Nagbayad kami at nagpasalamat sa albularyo bago kami lumabas ng kanyang bahay. Sumakay kami sa tricycle at nag-abang kami sa terminal ng jeepney. Pagkatapos ng isa't kalahating oras ay bumaba kami sa panibagong terminal at sumakay na rin kami ng bus at doon na natagalan ang aming biyahe. Inabot na kami ng takipsilim bago kami nakarating sa bahay ni Elvin. Dinala na muna namin siya sa kanyang silid bago kami nagtungo sa kanyang ama sa may sala. Magpapaalam na sana kami nang biglang tumili ng pagkalakas-lakas ang kanyang ina. Nagmumula ito sa kwarto ni Elvin. Dali-dali kaming nagtungo doon at nagulantang kami nang mapanood kung paano naglabasan sa tiyan ni Elvin ang napakaraming salagubang. Dilat ang mga mata ni Elvin at nalagutan na siya ng hininga. Kagimbal-gimbal ang naganap na pangyayari, hindi na namin nagawang umuwi sa aming bahay at tinulungan namin sa pag-aasikaso ang kanyang mga magulang sa buong magdamag. Kinaumagahan, umuwi kami sa aming bahay at nabanggit ko sa aking mga magulang ang malagim na nangyari kay Elvin. Nalungkot sila sa maagap na pagpano ng aking kaibigan. Hinintay ng mga magulang ni Elvin ang dalawang anak na nasa abroad upang umuwi sa Pilipinas. Hindi na umabot sa isang linggo at ipinakremit na ang kanyang katawan. Naisipan na nilang magtungo sa Amerika at doon na lamang manirahan upang makalimot sa matinding kalungkutan sa pagkamatay ni Elvin. Sa puntong iyon ay talagang tinamaan ng matinding pagkahabag si Howard. Nalusaw ang kanyang pride at sinubukan naming humingi ng kapatawaran sa tatlong magkakapatid na dalaga. Nagtangka kaming magtanong-tanong sa ilan naming mga kaklase kung saan sila nakatira at nagtungo kami sa malayong kakahuyan kung saan natagpuan namin ang bahay nila sa paanan ng bundok. Maliwanag pa nun at pinatuloy naman kami ng kanilang ina na nagtataglay ng kulot na nakalugay na mahabang buhok sa kanilang tirahan.
Pagkakita ni Lucrecia ay bigla siyang nasuklam sa aming dalawa. Anong kinagawa niyo dito? Biglang nagsipaglabasan sina Leonora at Laura sa kanilang silid. Nandito kami upang humingi ng kapatawaran. Hindi namin sinasadyang masaktan ng inyong kalooban. Sabi ko, bakit ikaw ang humihingi ng kapatawaran samantalang wala ka namang nagawang pagkakamali sa amin? Buntal ni Laura, nagsikap na magsalita si Howard. Alam ko, Lucrecia, na masama ang ginawa ko at talagang niloko kita. Ang totoo ay pinagpustahan lang namin kayong magkakapatid at wala kaming nararamdamang pag-ibig sa inyo nun. Subalit pinilip kitang pahalagahan at pinag-aralan ko na mahalin ka. Kaya lang ay naisip ko na hindi ako nararapat na lalaki para sa iyo. Dahil hindi ako matino, magiging sakit mo lamang ako ng ulo at hindi kita mapapasaya, kaya nakabuo ako ng ideya na gumawa ng paraan upang tuluyan mo akong pakawalan. Para makawala ako sa relasyon natin, kaya nagloko ako at naghanap ng ibang babae. Uwi ka ni Howard. Sana'y mapatawad niyo kami sa aming mga nagawa. Namatay na sina Prince at Elvin. Ang buhay nila naging pambayad sa kasalanan nilang ginawa. Hindi pa ba sapat ang kamatayan para pagdusahan namin habang buhay ang mga kasalanan namin sa inyo? Ate, marahil ay sapat na ang ginawa nating paghihiganti. Hayaan na nating mabuhay ng tahimik si Howard at mukha namang totoong nagsisisi na siya sa kanyang nagawang kasalanan. Subalit naging matigas ang puso ni Lucrecia. Tinapunan niya ng mga nanlilisik na mga mata sina Laura at Leonora. Hindi, hindi pa tapos ang paghihiganti. At naging pilat na sa puso ko ang ginawa sa akin ni Howard. Matatapos lamang ang paghihiganti natin kung mamamatay na siya. Natahimik ang dalawang magkapatid at hindi sila makatingin ng diretso kay Lucrecia. Binalingan kami ng tingin ni Lucrecia. Pasensya na, Howard, pero hindi kita kayang patawarin. Buhay mo ang magiging kabayaran sa kasalanan mo sa akin. Umalis na kayo. Magsasayang lamang kayo ng panahon ninyo, dahil kahit anong sabihin nyo ay hindi ninyo makakamtan ng kapatawaran ko. Sa mga sandaling iyon ay wala na kaming nagawa ni Howard. Kahit ang ina at mga kapatid ni Lucrecia ay hindi nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Napagtanto ko na siya ang pinakamatapang sa kanilang tatlo at siyang tipo na nagtatanim ng galit sa taong kumuha sa kanya ng kasalanan. Pinayuhan ko si Howard na umalis na kami bago pa may mapahamak sa aming dalawa. Umuwi kaming bigo ni Howard at wala na kaming nagawa kung hindi ipagdasal na lamang ang aming kaligtasan. Ngunit dalawang araw pa lamang ang lumilipas ay hindi na rin pumapasok sa paaralan si Howard. Natakot ako at nangamba na baka maulit sa kanyang nangyari kay Elvin. Nagtungo sa kanilang bahay at nagulat ako nang matagpuan siya sa kanilang bahay na tila wala sa sarili. Nagwawala at para siyang napaparanoid. May mga itinuturo siyang nakikitang mga taong na mayapa na at hindi niya makontrol ang pagluha at matinding takot sa kanyang mukha. Nababanggit sa akin ng kanyang mga magulang, gayon din ng kanyang kuya Toto, na dalawang araw na siyang nagsusukat nagdedeliryo. Nagigising na lamang siya sa gabi na bumubulong at nakasiksik sa isang tabi na kung ano-anong nakikitang mga nilalang na ipinagtuturo niya sa kisame. Nagbabalak na sana nilang ipadala sa mental hospital si Howard, subalit pinipigilan lamang sila ng kanyang ina dahil nahahabag siya sa kalagayan nito. Sinikap ko na pakalmahin at kausapin ng mahinahon si Howard at nagbabaka sakali na mapapatigil ko siya sa kanyang pagtatransform. Pare, kumalma ka. Ano bang mga nakikita mo at anong nangyayari sa'yo? Dalawang araw na daw, ha? Napayakap siya sa akin ng mahigpit at nag-umpisa na siyang mapaiyak. Pare, nakikita ko aparisyon ni na Prince at Elvin. Sinusundo na nila ako.
Napapanaginipan ko rin si Lucrecia. Gusto niya akong patayin. Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Alam ko, tumigil ka na. Kumalma ka at maging maayos din ang lahat. Pakikiusapan ko muli si Lucrecia at sisikapin ko siyang mapapayag na bawiin ang pambabarang sa iyo. Pagkarinig ni Howard ay nag-umpisa na siyang kumalma. Dinala siya ni Toto sa kanyang silid kung saan tinurukan niya ng pampakalma at pampatulog. Nabanggit ko sa kanilang pamilyang tungkol sa pambabarang kay Howard. Hinais na makausap ng kanyang mga magulang ang tatlong dalaga, sibalit hindi ko na sila dinamay sa atraso ng kaibigan ko. Matapang akong nagtungong muli sa bahay ng tatlong magkakapatid, ngunit matigas pa rin ang kalooban ni Lucrecia. Huwag ka nang magkaksaya pa ng sandali. Kahit ano pang sabihin mo, ay hindi na mababago ang lahat. Hintayin mo na lamang ang kamatayan ni Howard. Huwag ka na nga palang mag-alala. Tatapusin lamang namin ang misyon sa kanya at hinding-hindi na kami magpapakita pa sa paaralan. Naisip naming bumalik na sa aming bayang sinilangan upang makapagsimula ng panibagong buhay. At tuluyang ibaon na sa hukay ang masasakit na alaala namin dito. Paliwanag ni Lucrecia. Pagkatapos ay isinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pinto. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay tumatawag sa telepono si Toto. Nabanggit niya sa akin na nagwawala si Howard at dinukot niya ang tigkabilang mata habang binabanggit ang mga pangalan ng mga namatay naming kaibigan. Hindi pa natatagalan ang aming pag-uusap nang biglang nakarinig ako ng sigawan sa kabilang linya. Humihigbi ang kanyang ina at tinatawag naman ni Toto ang pangalan ng kaibigan ko. Nakaramdam ako ng hindi maganda hanggang sa tuluyang naputol ang pag-uusap namin sa kabilang linya. Nagpaalam ako sa aking mga magulang at nag-commute ako patungo sa bahay ni Howard. Pagkarating ko sa bahay nila ay maraming kapitbahay nagbubulungan sa harapan ng bahay nila. Lumabas ang isang lalaking may bitbit na stretcher at may maputing tela na nakasaklob ang isang bulto. Bumaba ako sa sasakyan at pinayaran ko ang driver. Dali-dali kong hinabol ang lalaki may bitbit na stretcher. Binuklat ko ang puting tela at bumungad sa paningin ko ang naaagnas na katawan ni Howard. Niyakap ko ng mahigpit ang aking kaibigan at bumagtas ang mga luha sa aking mga mata hanggang sa lumabas sa bahay ang mag-anak. Ipinaliwanag sa akin ni Toto ang nangyari. Lumala na ang pagiging paranoid ni Howard. May hawak siyang kutsilyo at iwinawasiwas niya sa ere. May gustong pumatay sa kanya at pilit siyang bumubulyaw sa kawalan. Dinukot niya ang kanyang mga paningin dahil natatakot na siya sa kanyang mga nakikita. Pinipilit na inaagaw ng kanyang ama ang kutsilyo nang biglang sumuka siya ng dugo na may kasamang mga tutubi. Pagkatapos niyon ay biglang lumabas ang dugo sa kanyang ulo. Hindi niya mapigilan ang paglabas ng sariwang dugo hanggang sa mangisay si Howard sa sahig at pagkatapos ay binawian siya ng buhay. Halos atakihin ang kanyang ina sa sobrang nerbiyos at hindi nila matanggap ang malagim nitong kamatayan. Inilibing sa malapit na sementeryo si Howard, nagandog ng misa para sa kanyang kaluluwa at karamihan sa mga klasiko'y dumalos sa paglilibing maliban sa tatlong magkakapatid. Napag-alaman ko sa aking gurong tagapayo na umalis na ang magkakapatid at bumalik na sa kanilang bayan bago pa mangyari kay Howard ang malagim na kamatayan. Ako ang lubos na hindi makamove on sa sunod-sunod na kamatayan ng aking mga kaibigan. Madalas akong mapag-isa at hindi na ako masyadong gumagala na katulad ng dati. Mabagal nang naging recover ko. Nagkaroon ako ng panibagong kabarkada noong malapit na ako makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo.